Alright, so record ko lang. Share screen. Alright, so let me just open my LD Spice. Ms. Rio, can you hear me? Yes, sir. Alright, so Ms. Rio, do you already have your LD Spice with you? Have you already downloaded it? Yes, sir, na-install na po. So I would like you to do as what I do right now para kung sakaling may mga question ka or magkaiba tayo, ma-confirm na natin kagad-agad yun. Okay, so open mo na rin yung sayo. Di ba, le, after mo i-open, like, yun na yun, okay na yun. Magawa lang tayo ng new schematic, then that's it. And then, we'll just go a walkthrough or a brief walkthrough on each of these icons. Okay, so let me know once you have already open or ano pang gamit mo? Cellphone? Or laptop? Laptop, sir. Naka-open na po. Okay, okay. So just create a new file. So Control N or you can go to File or New Schematic. And then you will see this one. I think medyo iba pa yung implementation sa'yo. Sa akin, pure white na. Pero pwede mong palitan yun. Okay. So pwede mong palitan yun sa color preferences. Okay. So you can change the color of your schematic, color of your waveform, color of your netlist, and so on and so forth. So dito, ang pinalitan ko lang naman is yung background ko. Okay, so I made it into white. So you can, you know, change it into anything. And then try mo kung ano yung magiging preferred na color. Okay, na gusto mo. So ito, pwede mong palitan yung wires, yung background, which is the one that I changed already. Okay, so bahala ka na. So I'll give you 30 seconds to change some of this. So sa background or wires lang naman yung mostly na pinapalitan dito. And then the rest, so bahala ka na kung gusto mong palitan yun. Okay, so kapag katapos nun, click mo lang apply and then okay. Okay. So sa waveform, wag mo nang palitan to kasi automatic magbibigay siya ng kulay niya kagad. So initially, yung pinakauna na color ng waveform mo is V1. Kung nag-iisa lang yung minamessure mo. Pero pag dalawa, pangatlo, pang-apat, so ito na siya. Naka-arrange na siya ng ganyan. So green muna, and then followed by blue, followed by red, and a light blue, I guess, and then violet, and so on and so forth. Okay. So click mo lang okay, and then that's it. Alright? And then sa file din natin, okay ka na ba, Ms. Rio? Yes, sir. Okay. So sa file din natin mahanap yung mga iba pa na let's say you want to have a new symbol, you want to open an existing file, you want to save that current project that you have right now, you want to close that project, you can also print it if you want. So nandito naman na yung mga recent na mga inopen mo na. So sa akin medyo madami-dami na kasi ito yung mga pinag-experimentuhan ko na. Okay. So ang papansinin mo, meron na electro dito, may mga half-wave rectifier, and so on and so forth. May mga sample bumper. Yan. So ito yung mga reset. So the next thing that you will do is, so ano pa ba? Okay, so dito muna tayo. So can you see my cursor? Medyo maliit siya, pero kita mo naman siguro. Kita mo yung cursor ko? No, sir. Not visible po. Not visible? Nako, paano to? Tight floating meat powders. Eka lang. Ayusin natin. Hello, good afternoon. Kita mo na? Meron ba? Bago? Meron, sir. Ayan, okay na. Okay, sige. So, dito, paano ko ba igigilid to? Ayan, yaka muna sa baba. Alright. So, dito, tayo nagpapakita tong, palitan ko lang konti kasi nagpapakita yung sa Zoom meeting options. Okay. So, kung gusto mo maglagay ng mga components, okay, so nandito na yung mga basic components natin. Okay, so una-unahin na siguro natin itong resistor. So meron tayong resistor, so click mo lang yan and then automatic magpapakita na kaagad yung resistor natin, okay, which is R1 or R.
So, sorry kung medyo maingay. Naiintindihan mo ba ako? Or magulo na yung sound? No, sir. I sound. Ayan? Okay lang ba? Okay lang, sir. Okay, sige. Kasi medyo maingay dito sa office niya. Anyway, so ito yung resistor. So, pwede mong i-click dito or pwede yung R. Okay, yun yung shortcut ng resistor natin. Okay? So, same lang yun na magpapakita. Okay? So, let's say meron tayong dalawang resistor. Okay. So, gawin natin, gawa tayo ng parallel circuit. So, meron din tayong voltage. Okay? So, para magpakita yung voltage source, kailangan mong pumunta dito sa component kasi wala siya dito. Okay? So, hanapin mo itong parang ganito. Ganyan yung symbol ng component. So, click mo lang yan. And then, magpapakita ito. Okay? So, para mabilis, type mo na lang dito yung voltage or volt. Okay? Papakita na siya kagad ito. Okay? So, click mo lang yan and then click OK. So, yeah. So, you can place it anywhere you want pero sa akin, mostly sa left ko nilalagay. Okay? So, let's say, tapos ka na. Tapos ka na maglagay ng mga components. So, meron na tayong voltage source. Meron na tayong resistors. So, all we need to do is connect those these wires. So, ano yung wires natin? So, eto. Itong parang pencil na to. Okay? So, click mo lang yon. And then, magpapakita to. Okay? And then, click mo lang yan. And then, kahit bitawan mo yung left click button. Okay? So, diretso lang. So, kapag gusto mong dito ka na mag-stop, click mo lang ulit. Okay? Left click. And then, left click ulit. And then, diretso rin sa baba. So, ang kagandahan dito sa LTSpice, hindi mo na kailangang i-click on each node or on each connection. So, pwede mong lampasan na lang yan. Automatic connected na siya dun sa resistor. So, click mo lang ulit. So, as you can see, ayan, connected na yung R1 natin dun sa V1. So, i-loop lang natin papunta sa negative. Okay? So, yan. Meron na tayong series circuit. So, kung i-connect naman natin itong R2, okay, so magkakaroon tayo ng parallel. So, ganun lang din ulit. Click nyo lang din doon sa part na yon. And then dito. And then, lampasan mo lang yan. And then, pabalik dito. Alright? Yes, okay. So, once you're done with that, so, ang next na gusto natin gawin is maglagay ng value siguro. So, take note sa paglalagay ng values, dapat ito, itong may, teka lang, check natin. Hindi pa. Ito, itong may word na V1. Tama ba? Wait lang. Confirm ko. V voltage V1, para saan naman. So, para hindi ka makonfuse siguro, i-right-click mo na lang mismo yung component. Okay? Just right-click the component. Kasi, either of those two, nandyan yung voltage value natin. Yung isa is yung label mismo or yung panganan lang ng voltage source natin. So, click right-click mo yung component and then magpapakita to sa DC value. So, let's say you want to put there 5 volts. So, as you can see, ito napalitan but the other one, I didn't change at all because this is just a name or the label of that voltage source. Alright? So, the same with this one, with this resistor. So, if you want to change the value of this one, so right-click the resistor itself. And then just remove that R because we don't need that one. So just put here, let's say 100 ohms. So in here, it's already automatic that this one is already resistant. So you don't need to put ohms. Okay? Di na kailangan maglagay ng ohms or yung ohms na symbol. So just put 100. That's already 100 ohms. So question, sir. Sir, paano kapag gusto ko ng 100 mega ohms? So ang mega dito is capital letter M. Okay. Or kapag 1,000 naman, so ang nalagay mo is K. So, alam niya na kaagad na 100,000. Okay, so mega is million, I guess. So, that's 100 million. Pero mostly naman, ang ginagamit lang is K. So, put there, K. 100 kilo ohms. Okay, so for R2, let's say, you want to put here 50 ohms. So, just put there 50. Okay. So, wait lang. Charge ko lang sa laptop since
Low pa na siya. Alright. So, are you done, Miss Rio? Can you follow? Yes, sir. Alright. So, after siguro na ito, gusto mo na siguro i-measure yung value ng current natin dito. Okay. So, let's see. Tama na yan. Okay na yan. So, wag lang natin kakalimutan yung ground. Okay. So, sa circuit natin or sa schematic sa drawing, hindi tayo naglalagay ng ground. Kasi schematic lang naman siya. Sa notebook lang naman or sa blackboard lang naman. Pero dito sa simulation, kailangan natin maglagay ng ground sa lahat ng circuit. Okay? So, nasan yung ground natin? Ito. Ito, katabi na ang wire natin. So, lagay nyo lang din. So, pwedeng dito, pwedeng dito, pwedeng dito, or kahit saan actually. Basta meron kang ground sa circuit mo. So, okay, lalagay ko na lang siguro sa gitna. And then, of course, you want to connect that wall. So, gamit ka ng wire. So, ang shortcut naman ng wire is W. Okay? So, just click W. Oops. Bakit tayo magpakita ng wire? Ay, hindi pala. Nalilito na ako. So, F3. Okay? So, saan ko ba nakuha yung W na wire? Okay? F3 for wire. Okay? So, magpapakita yung ganito. So, yeah. Horizontal sa vertical line. Okay? So, ganun lang yung shortcut ng wire natin. Okay na, Ms. Rio? Yes, sir. Okay, so, once you're done with this one, so, the next thing that you need to do is simulate. Okay? So, click mo lang yung simulate. Yan. And then, magpapakita itong, itong run, control panel, and then edit simulation command. So, what you want to do is click edit simulation command. Okay. And then magpapakita tong edit simulation command natin. Okay? So if the one that you're measuring is DC, so pwedeng dito na sa transient kagad. Okay? So ilagay mo lang kung ilang milliseconds or kung ilang seconds siya tatakbo or mag-execute. So ilalagay ko lang dito, let's see, 50 milliseconds. Small ms, 50 milliseconds. And as I change this one, as you can see, napapalitan din tong that run 50 ms natin. Okay? So kapag nalagay ko dyan 30 ms, yun din yung magpapakita dito. Okay? Ito yung indicator na ito yung ilalagay natin sa tabi ng circuit natin. Okay? So pag click mo yung okay, okay, so yan, magpapakita to. So pwede mo namang ilagay kahit saan, pero mostly I put that beside the ground. Okay, so meaning, this circuit will run in 30 milliseconds. Okay, so yun yung haba ng time na magra-run siya. So after that, then pwede mo nang i-simulate. Okay, so click mo lang ulit yung ito, itong running man symbol. Then magpapakita itong graph natin. Okay, Ms. Rio, nandito ka na? Yes, sir. Okay. So the next thing that you need to do is, let's say you want to measure the current here. So magpapakita tong parang anong tawag dito? Probe. Okay. Which is color red. So double click mo lang for current. Okay. Ah, hindi pala. Hindi. Alt pala. Alt. And then left click. Okay. So yung pinakauna, okay, ito, tong binasa natin, yung green is yung voltage reading. Kapag kunin mong, gusto mong kunin yung current, so hold mo lang yung alt and then itapat mo doon. So, ito, para siyang, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung ano tong icon na to. So, para siyang ulo ng chef or parang paminta na binubudbod. I don't know. Pero ito yung nagiging kalalabasan kung gusto mong i-measure yung current. So, left click lang ulit and then, yan yan. Okay, so as you can see right here, for the green one, it's V, meaning that's a voltage reading. And then for the blue one, that's I, meaning that's the current reading for this circuit. Okay,
So as you can see, we have a reading of 5 volts, and then we have a reading of 100 point something, so more than 100. So kung gusto mo malaman yung exact value ng current natin, so you can left click and then grab to that area. Okay, so and then bitawan nyo lang kapag gusto nyo i-zoom dyan. So yung ginagawa ko lang dito is sinu-zoom ko sa part na yon. Okay, so yan. So 100.05 or 100.06. Or kung gusto mo talaga malaman yung pinaka-exact, okay, pwede mo namang i-click mismo ito, itong I, and then may magpapakitang ganito. Okay? So yan, yung reading niya is 100.05 milliampere. So yun yung pinaka-exact value na reading ng circuit. Alright? Okay, nakasunod ka pa rin ba, Miss Rio? Opo. Okay. So, ito yung sa DC. Ngayon, paano naman kapag AC? So, kapag AC, all you need to do is right-click this one. Okay. Palitan nyo lang itong voltage source from DC into AC. So, go to advance. So, right-click and then go to advance and then magpapakita ito. Okay na? So let me know kapag nandito ka na rin sa part na to. Yes, sir. Okay. So kapag AC, of course, meron tayong frequency at saka amplitude. So mostly yun lang naman yung kinakonsider dito. So yung amplitude is ito yung peak-to-peak voltage ng voltage source mo. So kapag nilagay mo dito 30 volts, so magre-range siya 30 volts positive hanggang negative 30 volts. Okay. So yung frequency, ito yung ginagamit natin na kung gano'n siya kabilis mag dumaloy. Okay. So sa Pilipinas, ang ginagamit yata natin, hindi ko na maalala, I think 60 Hz tayo. Okay. Pero sa ibang bansa, 50 Hz sila. Okay. Like Saudi Arabia, I guess, or America. So nakalimutan ko na, so correct me if I'm wrong. So sa Pilipinas, ang gamit natin is 60 Hz. So, para makakuha tayo ng actual real value or real world values, so gamit tayo ng 60 Hz lang din. Okay. So, pwede namang 30 Hz, pwede namang 20 Hz, pwede namang 100. Pero ito kasi yung ginagamit natin sa mga socket natin. Okay? Ito yung mawal sa socket natin. So, 60 Hz. So, etong T-delays, theta, T-degrees and cycles. So, never mind those things for now. So, hindi pa naman tayo ganun ka-advance sa paggamit ng LT Spice. So even me, hindi ko pa nagagamit kung saan sila pwedeng gamitin talaga sa mga circuits. Pero of course, may mga usage yung mga yan. Pero para siguro sa mga higher projects na yun. So mga super complicated projects. Pero for now, ito na lang muna. So 30 volts amplitude and then yung hertz. Okay. So mostly yan lang naman yung gagalawin natin when it comes to sine wave. So meron pang iba dyan, yung XT, Pulse, SFFM, pero sa 6N, sine wave lang gagamitin natin. Okay? So just click OK. So we have here 30 volts amplitude and then 60 Hz. So once na tapos ka na doon, i-click mo lang ulit yung simulation. So ibig sabihin, babasahin mo lang ulit lahat. Kasi kapag rinirate mo to, okay, so yung old pa rin yung mababasa niya, which is the 5 volts. So para ma-refresh to, click mo lang ulit yung simulation, itong running mo. So as you can see, nag-change na rin yung graph ko. Okay, so we have here from 0 milliseconds to 3, siguro 4. Yeah, 4 milliseconds, na-reach niya na yung positive 30 volts. So para makita natin, click mo yung V mismo, na variable. So pwede mo siyang ilipat. Okay, oops, nagkaroon ako ng another one. So tanggalin ko lang ito. And so one. So pwede mo siyang ilipat para malaman mo yung reading niya at exact moment of 5 milliseconds, 6 milliseconds, 7, 8, and so on and so forth. So kung gusto mong basahin yung, let's say,
voltage dito. So, tapat mo lang siya sa 4 milliseconds. Ayan. So, hindi naman kailangan super accurate. So, 4.02. Okay na yan. So, at 4.02, meron siyang reading ng 29.91. Okay? 29.91 volts. So, kulang pa para ma-reach nyo yung 30 volts. Ayan. So, medyo mahirap. Lalo na ngayon, medyo malamig. Okay. Nanginginig yung kamay ko. So, nakakasunod ka pa rin ba, Miss Rio? Yes, sir. Okay, that's good. Okay, so mostly lang naman, okay, yung mga question ko lang naman sa season is papagawin ko kayo ng circuit and then ano yung reading niya at this node. So, may mga labels sa mga yan. Node A, node B, node C. Okay, so pwede nyo siyang lagyan actually. So, kung papansin nyo, letter V siya dito. So, pwede natin palitan yan. So, click nyo lang yung label net. Nasaan na yun? Ay, ito, label net. Kasi hindi ko masyadong ginagamit ito nasa icon. So, mostly shortcuts na yung ginagamit ko. So, later on, isasend ko yung PDF ng mga shortcuts na mga functions na ito. So, click mo lang yung label net. And then, let's see, lagay mo dito, volts. Ano kaya? Node 1. N1 na lang. N1. So, wala kang kailangan ilagay na port type. So, kasi label lang naman siya. Leave it as it is. Nan yung port type mo. So, N1. And then, lagay mo lang, let's say, dito. Okay? So, gusto natin basahin yung reading sa N1. So, refresh mo lang. Ayan. So, voltage sa N1. Ito na yun. Okay. So, yeah. Ganun lang naman kung paano maglagay ng mga labels. So, N1, N2, N3, N4, and so on and so forth. So, depende sa circuit. So, dito, same lang din sa pagbasa ng current. So, Alt. And then, left click. So, as you can see, the reading for, so, ayun, sinundan niya lang din yung voltage natin. So, medyo naghalo na silang dalawa. So, yung reading natin, peak to peak, is 600 milliamps. Okay? The same with the negative side, which is negative 600 milliamps. Alright? So, okay na, Ms. Rio? Okay na po, sir. Okay. So, yung iba naman, nandito na rin naman na siya. So, meron tayong inductor, meron tayong capacitor, eto, capacitor, meron tayong inductor. Okay, so may mga shortcuts, din yung mga yan. So, for capacitor, it's letter C. For inductor, it's letter L. Okay? And then, kung papansin ninyo, pwede kayo maglagay kahit ilan. So, para matanggal to, click mo lang yung escape. Ayan. So, mawawala na siya. And then, what else? Ito naman, so pwede mong i-move, of course, yung mga components. Click mo lang yan. So, F7, I guess. Yeah, F7 for move. Okay, which is this one. And then for drag, let's say you want to move a lot of components. So click mo lang ito mas maliit na kamay. Okay? Which is F8. So ang gagawin mo dito is kailangan mong kunin sa loob ng square yung mga imumove mong components. So kagaya niyan. So yan yung mga imumove ko. Okay? So, yeah. And then meron tayong undo, which is F9. Okay? And then for redo, I think F10. Hindi. R. Control R. Okay. So again, ito yung like ko nakakalimutan tong redo. Anyway, pag undo, F9, okay, hindi siya Control Z. Okay, kasi nakasanayin natin Control Z for undo. For redo, tingnan na lang ulit natin dun sa listahan ng mga shortcuts. Nakalimutan ko talaga yung redo. Control R. Hindi eh. Anyway, so I think meron sa inyo nakakalam dyan. So ano yung redo natin? Okay. So hindi ko alam kung nandyan pa sila. Anyway, so yan natin sila kasi alam naman na nila to. Okay, so meron din tayong rotate. Kung gusto mong horizontal, so kailangan i-pick mo muna to or i-move mo muna to. Okay,
And then, control R, I guess, yeah. So, control R. Kasi kapag ipupunta mo pa doon, ayan, so malilipat siya. Pero pwede pa rin naman. Pero para dito na siya, let's say, ayaw mo nang pumunta pa doon, control R na lang. So, you can rotate that certain component. So, move mo muna and then control R. And then, pwede ka rin maglagay ng mga comments. So, just go here, yung text na to. Okay? So, actually, dalawa to eh. Parehas na malilid ka dito sa edit text on the schematic. So, either of those two, yan, pwede ka nang mapunta sa spice directive, which is this .ob, or comment, which is this AA. So, kung comment lang, then you should highlight this one. So, AST. For example, yan yung title ng circuit mo. And then, spice directive naman, ito yung kailangan nating i-declare kasi may mga declaration tayo na variables. For example, yung coupling ng transformer. Okay? Kasi hindi niya mababasa na transformer yon. So, kailangan nating i-declare na ganito siyang klase ng transformer. Okay? So, later on, malalaman nyo pa kung ano yung mga ibang usage ng spice directive. So, pwede nyo namang gawin manually actually. So, pwede nyo hanapin isa-isa. Kaso nga lang, mas matagal yon. So, yung ginagawa ng iba, okay, sa mga napanood ko sa YouTube, nag-spice directive na lang sila. Ang problema nga lang din sa spice directive is kailangan memorize mo or kabisado mo yung mismong mga variables like k is equal to 0, l is equal to 0, and so on and so forth. Kasi may mga namings pa yung mga yan. Okay? So, kung gusto mo malaman yung mga yon, okay, nandito naman lahat sa help. Okay? So, help topics, hanapin natin. Index. Let's try. Eto. So, hindi ko lang kung kita mo. Lakihan ko na lang. O, malit pa rin. Ganun pa rin. So, eto, meron tayong K for mutual inductance. So, yun yung ginagamit sa transformer. Meron ding J for JFET, L for, of course, yung iba nandito na yung mga common. L is inductor, R is resistor, M is for MOSFET, and so on and so forth. So, napakarami. Okay? Yung mga yan. May schematic, may Q for bipolar transistor. So, lahat yan may mga own meanings. Okay? Kung bakit nila nilalagay yung mga yan. Okay? Kasi kailangan sila sa circuit. Alright? So, ano pa ba ang kailangan nating i-discuss? So, etong cut naman. So, eto lang is kung gusto mong tanggalin mismo yung wire. So, cut and then cut mo yung wire. So, ganun lang naman kasimple. So, I think ano siya? F1, F4, yeah, F5. So, F5 naman yung shortcut ng cut natin. Or, delete. Actually, itong cut natin is delete na rin for components. So, kung gusto mo delete tong capacitor, then yan. Pwede mong i-delete yung mga yan. And then, what else? So, eto, tile windows. So, pwede kang, yan, basically, pwede kang, etong meron sa atin ngayon is tile windows na to. Pwede ka pang magkaroon ng tatlo kung gusto mo. Okay? So, ginagawa naman tong tatlo. Let's say, meron kang tatlong or dalawang circuit. So, eto yung una, eto yung pangalawa, and then nandito yung graph mo. So, pwede mong i-run to, pwede mo rin i-run to. So, pwedeng apat actually para ma-compare mo. Pero mostly naman kapag isang project lang, okay, or isang schematic lang, so yeah, isang ganyan lang sa isang graph. So, pigi isa lang. So, mostly naka-tile windows tayo. So, yeah. Pero pwede ka pa magdagdag kung gusto mo. Kapag marami kang mga circuits na pinag-compare. Alright, so I guess that's all. Wala naman na siguro tayong na-miss. So yun muna for AC and DC. So next meeting we'll be having a discussion on the things that you will do. So for now, just practice this one. Okay? So hello guys. Are you guys still there? Miss Rio, nandiyan ka ba? Yes, sir. Okay, so far, okay ba naman? Medyo nakaka-gets na ba? Ah,
or medyo naguguluhan ka pa? Okay naman sir, for practice na lang po para makabisado po. Okay. So I suggest mag-try ka ng mga simple circuit muna and then gawin mo manually sa paper and then sa titan dito rin. Compare mo kung parehas yung result. So pag parehas, meaning tama yung ginagawa mo. Okay? So ganoon na lang muna. Yes, Mr. Doman, do you have a question? So we now only have 1 minute. Okay, so wala. Alright, so hanggang dito na lang muna and then continue natin yung discussion next meeting. Alright? So hanggang dito na lang muna. So kung may question kayo, so feel free to PM me. Okay? So goodbye, I guess. Kung wala nang